Dito na kami kabayan. Pauwi na kami ng bahay. Tinandor haba ng aking ano. Welcome home, kabayan. Oh, yan ang batik kayo. Welcome home. Pasayro muna ako kabayan. Social distancing muna ng 5 araw. Ayan na yung kahabaan ng biwok mga kabayan. Kinagawa pa sa ngayon, nilalagyan nila ng buhangin. Meron na rin pala ng mga namamasyal o kahit paano. Yan, pababa na tayo ng Bindiya mga kabayan. Kita nyo, napakaliwalas ng palibot mga kabayan. Yung nakikita nyo kabayan, hindi yan Hong Kong ah. Dito lang yan sa Pilipinas mga kabayan. Kasi akala mo nasa Hong Kong din mga kabayan dahil ang ganda na. Napakarami ng pagbabago dito sa may Rose Boulevard mga kabayan. Itong kahabaan ng Rose Boulevard hanggang Makapagal ay talagang siksik na ng mga malalaking kondominium mga kabayan tsaka mga hotel. Yan ang makikita nyo. Para ka rin nasa Hong Kong mga kabayan. Ito na yung tapat ng EDSA mga kabayan. Papuntang Muwa na yan. Yan, ganda. Ang lalaki ng mga building dito mga kabayan, makikita nyo. Malapit na dito sa may Baclaran mga kabayan. Sa mga bihira lang na pupunta dito sa area na ito, mga taga-ibang lugar, ito mga kabayan ay malapit ito sa may Baclaran. Kahabaan na ito ng Rojas Boulevard. Papunta na ito ng Coastal. Makikita nyo kabayan, napakaganda na dito. Ang dami ng mga pagbabago. Ang lalaki ng mga hotel dito mga kabayan at mga kondominium. May mga kasino yata dito. Yan ang makikita nyo. Napakaganda mga kabayan. Akala mo na sa Hong Kong na. At punong-puno na ng mga building mga kabayan. At marami pa rin mga kinukonstruct na bago. Hanggang Makapagal ito mga kabayan, talagang siksik na dito. Bali sa ngayon mga kabayan, ito binabaybay na natin yung kahabaan ng Coastal mga kabayan. At yung nakikita niyong malaking building na sa kanan mga kabayan, yun yung PITX. Andyan din yung marina mga kabayan at yung terminal yan ng mga provincial bus mga kabayan. Kung makikita niyo kabayan, yung sa kabilang sasakyan, yun yung may kumakaway. Yan ay kasamaan din natin mga kabayan, galing ng quarantine, sinundo din siya ng misis niya. Si Second Engineer Jojo Mausisa yan mga kabayan, tsaka yung misis niya. Nandito na tayo ngayon mga kabayan sa area ng Bacoor, Cavite. At nasa Molino Boulevard na tayo mga kabayan. At makikita nyo, mayroong magandang mall dito mga kabayan. Kay Bilyar ito mga kabayan, Numo. Numo ang pangalan. North Molino ito siya mga kabayan. Bagong bukas na ito mga kabayan. Nakita nyo, ang ganda. Yan o. Ito, malapit na tayo sa aming village mga kabayan dahil makikita nyo ang dami ng mga puno ng akasya. Yan ang landmark dito sa amin mga kabayan. Pag nakakita ka ng napakaraming puno ng akasya, yan ay malapit na sa amin yan mga kabayan. Ito mga kabayan, nakapasok na tayo ng village mga kabayan. At dadaan na tayo dito sa pinaka-entrance ng aming subdivision mga kabayan. Bago ka makarating dito sa guard mga kabayan, dadaan ka muna dito sa tulay. May tulay itong aming subdivision mga kabayan. Ito lang yung pinaka-entrance at exit. Wala ka ng ibang dadaanan mga kabayan mula. Hindi ito lang. Dadaan ka talaga ng tulay. Dahil may creek ito mga kabayan, palibot. Nasa loob na tayo ng subdivision mga kabayan at malapit na tayo makarating doon sa bahay mga kabayan. Yan, ito na yung view sa loob ng aming village mga kabayan. At ilang minuto na lang ay sa bahay na tayo mga kabayan. Medyo maluwag din ito mga kabayan, tsaka tahimik dito. Wala kasing mga tricycle na gumagala dito mga kabayan, bawal.
Ganito, nasa bahay na tayo mga kabayan. Sa wakas, nandito na talaga. Yehey! Dahil under quarantine pa tayo mga kabayan, social distancing muna at saka mag-disinfect muna tayo ng alcohol mga kabayan. At sprayhan natin yung mga gamit bago iakyat sa bahay mga kabayan. Pa, Carl. Maba na ba ito? Oo, oh, yeah, sprayhan natin ng alcohol. Ito, di-disinfect muna natin yung mga gamit natin kabayan bago iakyat sa bahay. Mahirap na. Kasi doon sa hotel mga kabayan, naging quarantine facility din yun. Kaya mahirap na makapagdala pa tayo ng virus dito sa bahay mga kabayan. Kaya safety first. Good morning mga kabayan. Umaga na mga kabayan. At alas 6 na ng umaga kabayan. At maaga tayo nagising. Kasi alam nyo kabayan, excited tayo lumabas ngayon. Dahil ito yung first day na lumabas ako ng quarantine mga kabayan. Ito yung unang araw ng aking paglaya dun sa kwarto mga kabayan. Nagkulong ako ng 5 araw dito kabayan mula paglabas namin ng hotel at dumiretso dito sa bahay. Kaya ito ngayon, dahil medyo matagal tayo na-stuck doon sa kwarto mga kabayan, mag-walking tayo. Masarap kasi mag-walking dito sa aming lugar mga kabayan dahil tahimik. At malamig ngayon ang panahon mga kabayan. Tara, lalabas na tayo mga kabayan. Lalabas na tayo mga kabayan. Maglalakad na tayo. Yan. Ito na yung aming lugar mga kabayan. Na-miss ko itong ginagawa natin tuwing umaga mga kabayan. At tayo ay naglalakad. Masarap maglakad ngayon mga kabayan dahil malamig. Ito yung first day natin kabayan lumabas. At excited talaga ako na lumabas ngayon mga kabayan dahil matagal tayo nakakulong. Medyo na stuck tayo dun sa loob ng 14 days mga kabayan. Kaya kailangan unat-unatin natin yung ating katawan mga kabayan. Makabawi man lang. Maganda kasi maglakad dito sa amin kabayan dahil walang tricycle dito na tumatakbo mga kabayan. At wala rin yung mga aso na gala mga kabayan. Private car lang talaga ang pwede tumakbo dito sa loob mga kabayan. Kung wala ka sasakyan mga kabayan, meron namang shuttle. Tatawag ka lang ng shuttle service at yun, bali susunduin ka sa bahay. Meron din siyang pamasahe pero 10 pesos lang mga kabayan. Pupunta tayo ng clubhouse. Itour ko kayo dito sa aming lugar mga kabayan. Ang lamig ngayon dito kabayan. Napakalamig ng panahon ngayon. Para din tayo na sa ibang bansa mga kabayan. Pero masarap dahil bihira lang dito sa atin yung ganitong klima mga kabayan. Kaya nakakatuwa din. Ito yung na-miss ko na gagawin mga kabayan. Dahil pag ako ay nasa bakasyon, kaming dalawa ni Mrs. tuwing umaga, kami ay nagwo-walking mga kabayan. Umaga at gabi mga kabayan. Sa ngayon hindi ko muna sinama si Mrs. dahil magsiserve kasi siya sa simbahan mga kabayan. Mamaya kaya hindi muna natin siya sinama. Tsaka unang araw ito mga kabayan, first time. Kaya excited tayo. Tulog pa siya doon mga kabayan, iwan natin. Pero mga kabayan, kikita niyo ba yung lugar na yan? Yan yung clubhouse. Pupunta tayo doon mga kabayan. At ito naman yung pinaka entrance na gate. Pupunta tayo dito sa clubhouse mga kabayan. Yan. Dito na. Maganda dito kabayan, daming mga party ang ginagawa dito. At meron din siyang maliit na pool. Yan.
Ngayon medyo hindi na masyadong na nalilinis mga kabayan. Punta ng pisto mga kabayan. Dito mga kabayan, maikot mula yung buong phase 1 at phase 2. Eh, solve na mga kabayan. Mga mahigit mga isang oras din siguro mga kabayan. Ang maganda lang dito mga kabayan dahil nami-maintain talaga yung cleanliness mga kabayan. Meron kaming regular dito na mga gardener mga kabayan at saka mga maintenance. Ito ay para ito sa mga senior citizen dito mga kabayan. Kaya malapit na rin tayo maging member dyan mga kabayan. Dito ang mga senior citizen nag-iipon-ipon pagka may mga gathering sila. Ito ang alam ko kabayan. Itong bahay na to ay kasamahan din natin ito mga kabayan sa ating kumpanya. Yan. Pero hindi pa siya nakalipat mga kabayan. Dumami na naman yung mga sasakyan dito sa labas. Actually, nung umalis ako kabayan, nung last year, mahigpit dito yung magpark ng sasakyan sa labas. Pero ngayon marami na naman mga kabayan. Hindi talaga may iwasan mga kabayan kasi yung iba kasi mga tig-apat yung sasakyan. Yan ito, basketball court mga kabayan. Bali doon sa phase 1 meron din. At doon sa clubhouse mga kabayan, doon sa loob ng clubhouse, merong indoor na basketball court doon mga kabayan. At doon minsan ginagawa din yung mga event mga kabayan. Marami ding event ang ginagawa doon. Good morning. Katawa. Ah, sama ka. Balik ka na doon, balik ka na. Balik ka na doon, baka masagasaan. Mahabol din siya eh. Walang aso na gala dito mga kabayan. Karamihan ng aso dito ay mga nakakulong. Kung meron man nakakalabas, ina-advise agad sa may-ari. Kasi hindi may iwasan kung minsan meron talaga nakakalabas. Yan. Dito na tayo. Wow, sunrise. Ganda. Sarap pakiramdam dito. Pero ang galing. Ang ganda. Yan. Ito na yung pinaka-partisyon ng aming subdivision mga kabayan, likod, likuran. Lalim mga kabayan, may creek yan dyan. Kita nyo may mga wire mga kabayan. Mga live wire yan. Hindi ka basta-basta umakyat dyan dahil siguradong tigok ka dyan mga kabayan. Yan o. Yung mga bahay dyan sa likod mga kabayan, yun mga caretaker yan ng mga farm. Malalaking farm. Maraming manok dyan mga kabayan, pang sabong. Kaya kung gusto mo makarinig ng tilaok ng manok sa umaga, pumunta ka lang dito sa area na ito mga kabayan. Force. Galing. Kita niya basketball court to. Yun. Tatakbo tayo para medyo awisan. Bisitahin natin yung bahay ng aking pamangkin. Matagal na itong walang tao dito kasi
on board siya ngayon. At yung misis niya ay bumalik muna doon sa mama niya. Kasi walang kasama. Kaya, pero malapit na rin mga bayan. Kaya pagbalik noon, dito na uli sila. Yan. Ito. Ito yung bahay ng aking pamangkin. Hindi na nabibisita. Marami ng damo. Tumubo. Di bali, linisin. Linisin ko lang ito pag may time. Pag nakaluwag tayo, puntahan natin ito. Oh, may ginagawa palang malaking bahay dito. Medyo malaking bahay din ito. Ganda. Ayan. May maliit na laruan ng mga bata dito. Kung makikita nyo kabayan, yung view, medyo natatakpan na lang siya ng mga puno, mga kabayan. Yan ay Robinson, mga kabayan. Dahil sa labas nito, mga kabayan, paglabas mo ng gate, walking distance lang, mayroong district mall dyan. Maganda rin mag ano dyan, mga kabayan. Maganda rin mag shopping-shopping, kompleto din dyan, mga kabayan. Pinawisan na tayo, kabayan. Uwi na tayo. Medyo mataas na yung araw. Kakain na tayo ng almusal at makapagkape. Pasok na tayo.